Silence na. Alright, your question, Tamira, is what is the difference between innovation and invention? Again, what is the difference between innovation and invention? Asia Songbird, Regine Velasquez is on the house. Hoy, Jerry Boy, ano ba? Candidate number 23 this time. Ayan. Si Yuki Ito. Isa rin to strong bet. O, hindi, pabatiin muna natin si Yuki kahit very short lang sa kanyang mga fans kasi isa siya sa mga inihiyawan ngayong gabi. Yuki, what would you like to tell them? Good morning, everyone. Good morning, Quiapo. Gising pa ba ang lahat? Thank you, but I just really want to take this opportunity to thank all the organizers and of course, kay Kapitan, maraming salamat. At sa lahat po ng mga judges, I know that it's late, maraming salamat po. At sa lahat na next day ngayon, thank you so much. Salamat po. Yan, maraming salamat. Kuha ka na yung isang tanong. Okay, your question is, how can you appreciate the beautiful flower without petals? Again, how can you appreciate the beautiful flower without petals? A flower is definitely beautiful even without petals. Why? Because what is the root of flowers? The seed. And it will grow into the stem. Just like us, LGBT, maaaring hindi lahat sa inyo ay nauunawaan kung ano kami, kung ano ang ipinaglalaban namin. Pero lagi niyong tatandaan na meron lahat ugat kung bakit kami nandito. And that is that to make you every single individual here tonight understand how we truly feel. That we need you guys. Not just to accept us or tolerate us, but we need your understanding. Sana po, kagaya ng ganitong bulaklak, matutunan niyo po kaming ma-appreciate kahit hindi po sapat ang aming naibibigay sa inyong lahat. And at the end of the day, you know what's important? Ang makita natin ang pagkukulang sa bawat isa. At matutunan natin itong yakapin. Dahil kahit meron mang wala dito sa bulaklak na ito, mananatili pa rin itong bulaklak. Dahil bulaklak itong nabuo. Maraming salamat po. Thank you so much, candidate number. Thank you. 23. RC. Tawagin na natin ating next candidate number 29. Yang La Victoria. I say, pabatiin din natin. Now, this is your
your first time joining. Siyempre, join bonus na nila to. Miss Quiapo. No, this is my second time. Second time, okay. The last time was, of course, the last pageant that we've had here, and I landed as third runner-up. But of course, it's part of my panata as a contestera back then. I was not recognized. Nobody knows my name. But this stage gave me something. It amplified who I was. So I'm very thankful for Quiapo for such pageants. And congratulations that you did make it. Yeah. So, ito na ang question, mami. What is your biggest fear in life and why? Again, what is your biggest fear in life and why? Thank you so much. You know what, ladies and gentlemen, the definition of fear itself is something that we don't want to happen to us. Kinakatakutan natin. A lot of people do not want fear. But however, I believe that fear is something that is essential in a human person. Why? Because it controls whether if you should go further. Member, being brought up into this world with tons of fears, being considered as a taboo, my biggest fear in life is not making a statement with my life itself. Ladies and gentlemen, every single part of my life, I have been discriminated and hated. And this life itself, I am going to make something out of it. That a lot of people would color over the experiences that I've had, but my greatest fear is to die and not make a change with the life that I have right now as a transgender and as part of the LGBTQIA+. That is why, ladies and gentlemen, I am deleting this fear by simply standing on this stage by telling the young LGBTQIA+, every single person, huwag po kayong matatakot sa mga gagawin ninyong pagsubok sa buhay. Dahil yan na magpapatapang sa inyo. Yan na maghuhulma ng isang matapang na individual na gagawin lahat ng kaya niyang gawin na hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng tao. So that is why, ladies and gentlemen, let us all conquer fear, because fear is created for us not to be afraid of life, but for us to look up to God na pag natatakot tayo, magdasal tayo para magkaroon tayo ng lakas ng loob upang hakapin ang hurok ng tagumpay at ipaglaban ang bawat isa. Maraming salamat po. Thank you so much, number 29, Yang La Victoria. Eto na, tawagin natin si candidate number 32. Ayan, 32. Tulog na po. Tulog na. Oo, kagano na siya. Hindi ka rito. 32. Ayan na. Hi. Ito gusto ko tulungin. First time ba ni Jay? Kasi last time you were the host. Diba? First time. Yes, it's my first time joining Miss Gay Quiapo, because last year, I think, it was not the fairy queen and walang Miss Gay Quiapo. So, I'm hoping that the beginner's luck is real tonight. Yes. Okay, so, let's see. All right. Medyo mahaba. Okay, sige. Trending ngayon ang pelikulang Rewind nila Marian Rivera and Ding Dong Dantes. Right? Have you watched it? Yes. Okay. So, the question is, ano yung isang pagkakamali mo sa buhay na gusto mong itama kung magkakaroon ka ng pagkakataong bumalik sa nakaraan? Again, ano yung isang pagkakamali mo sa buhay na gusto mong itama kung magkakaroon ka ng pagkakataong bumalik sa nakaraan? And the question came from Sir Jamie. First, I would like to tell you that before you react on my answer, you listen to it carefully first. So for me, the greatest mistake na aking nagawa sa aking 24 years of existence ay being a proud transgender woman o pagiging bakla. Bakit ko ito tinik ng mali? Dahil maraming tao ang nakakakita kahit saan tayo magpunta na, ay, bakla, salot yan. That's the major stigma that we have on the normal people that we interact in our day-to-day life. But I would like to tell them is, first, dahil sa mali,
pamilya, pinasaya ko sila, at pinatunayan ko hindi lang sa mga pamilya ko na kaya ko anumang pagsubok, hindi lang sa akin kundi sa ating mga bakla lang, na we are adaptive to change and we are versatile, and that whatever happens, we are very optimistic despite the problems that we have. That's why kung sasabihin na ano ang pinakamali, ayun na yung pagiging bakla, at ito ang pinakamagiging proud na proud ako sabihin sa lahat. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat. Candidate number 32, and now we're down to our last candidate, Miss Karen Monticelio. Number 34, Miss Karen. Ayan na. Sana lang. So si Karen, na witness ko yung growth nito, kasi before bagets-bagets, pero ngayon you've grown better. Yes. More beautiful. Saka, tapos, ano rin to? Iba yung tapang, iba yung tapang, no? Isa rin tong viewers at audience dito before, tama? Yes. So, at ilang taon ka? Ilang taon ka nung time na yun? I mean, nung nag-start ka na ngayon mag-pageant-pageant? I start joining beauty pageant since 11 years old, di ba? Super tapos may mga na. Idol na sa idol. Yes. Sino pinaka-idol mo sa lahat? Si Ate Aya. Yeah, si? Aya Garcia. Ira. Aya Garcia. Saka si Ira Clint Kawasaki. Ay, oh. Si Miss Ira. Idol. Okay. Eto na. Gusto, bigyan muna natin siya ng konti paalala sa iba kung anong gusto mong sabihin sa mga kabataan na nag-dream din ang gaya mo before, pero ngayon na-reach mo yan. Kahit short lang. For me, just be yourself. Dahil ayun yung pinakamaganda na magpakatotoo ka sa sarili mo. Tulad ngayon, hindi ako sasali ng paulit-ulit dito sa panata ng Miss Gay Quiapo kung hindi ako nagpapakatotoo. At nang dahil doon, ay minamahal ako ng napakaraming tao. Yun? Thank you. Oo. Tama naman, no? Kailangan makuha natin kasi inspirational yung mga ganito. Oo naman. Coming from a child na ganito. Saka ano rin to, beauty queen ex-blogger din to. Ay, naku, yeah. Follow natin. For sure, nakablog to ngayon, no? Ito na. For now, question. Natin sa kanya, baby. Alright, what is the most significant... What is the most significance you've seen in the rainbow community in the last 10 years? Okay. Or what is the most significant thing you've seen? Ayun na lang, ha? I-reveal mo natin. What is the most, or what is the most significant thing you've seen in the rainbow community, sa community natin, in the last 10 years? Last 10 years. Wow. Maraming salamat po sa isang napakagandang katanungan. First, nag-i-start po tayo ngayon na nagtitipong-tipong ang mga kabaklaan at even kalalakihan at kababaihan sa patimpalak na para sa kabaklaan. Isa lamang po ang nakikita ko sa last 10 years sa LGBT community. Ayon, ay unti unti nyo na po kaming tatanggapin bilang isang tao at hindi bilang isang bakla. Bakit? Gaya na lang po sa pagkakataong ito. Marahil hindi po lahat ng tao ay kabaklaan. Meron din mga lalaki at babae na nakikiisa sa aming selebrasyon na pinagdiriwang namin para sa buong Nazareno. At sa last 10 years, nakikita ko na even hindi nyo man po pagpapakilanlan na tanggapin kami, at least unti-unti nyo po kaming tinatanggap at minamahal bilang isang tao. Dahil dito sa ating mundo, hindi mahalaga kung anong ginagawa mo. Ang pinakamahalaga ay kung anong aral ang natututunan ng bawat tao nanonood sa'yo. Because always remember, life is like an echo. What you do to your others, bounce back at you. Thank you. You're welcome. Alright. That completes our...